Mga kapuso, kaugnay ng monitoring natin sa Bagyong Julian, makakaprem natin live si Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po, Ms. Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Linawin po natin, no, Bagyong Julian po at hindi habagat ang nagpapaulan ngayon dito sa Metro Manila. Tama po ba? Opo, tama po kayo. Yung tinanong po natin ganong nararamdaman yung habagat for now, kaya trough ni Julian yung nagpapaulan po sa atin. Ano po ba yung sabihin ng trough o yung extension ng outer rain bands ng bagyo? Opo, so pag yung extension niya, hindi siya yung sa mismong circulation. So parang yung mga labas-labas lang ng mga pag-ulan. So makikita natin na parang yung mga extension niya, ayun po yung trough po natin. So hindi siya yung sa mismong bagyo po natin. Hanggang kailan po kaya natin maranasan yung pag-uulan na dulot ng trough? Titingnan natin, posibleng mga kung hindi bukas, around Wednesday, doon na po yung improving weather condition po natin. Bakit po kaya walang umiiral ngayon na hanging habagat? So, for now, naka-monsoon break po tayo sa habagat. And then, although nakita din kasi natin na after nitong monsoon break or possible na din kasi papunta na tayo sa transition period, papuntang amihan season naman po. Base po sa forecast track ng PAGASA, no, para dito sa Bagyong Julian, mataas pa rin po ba yung chance ng maglandfall sa Batanes nito nung Bagyong Julian? O, so nakikita nga natin na by today, posibleng close approach o landfall. So mataas pa rin naman yung chance ng paglandfall nito sa may Batanes, Babuyan Islands. Pero kung makita kasi natin na yung Batanes, Babuyan Islands ay mga isla-isla. So kung hindi man siya maglandfall, posible itong tumawid at magkaroon ng close approach. Pero nonetheless, ay magdadala pa nga rin ito ng mga malalakas na pag-ulan sa areas na yan, pati na rin sa may northern Luzon area. Ms. Veronica, lumalakas po ba itong si Bagyong Julian? Tsaka posible bang umabot pa to sa super typhoon category? Opo. So kagaya nga po nung nabanggit natin na sa mga previous forecast or sa mga live natin, although nakita natin na by hindi natin tinatanggal nung mga nakaraan yung possibility na super typhoon. And then base sa ating forecast for now, so possible by tomorrow, maabot nga nitong si Julian yung super typhoon category habang papalayo na rin sa ating landmass. Ano po yung dahilan kung bakit nitong weekend ay bilang nagbago na po yung forecast sa Bagyong Julian? Tumaas na po ang posibilidad ng landfall at maging isang super typhoon. So, marami kasi tayong factors na pwedeng tingnan. So yung mga low pressure system kasi natin, ito ay sumusunod sa mga high pressure system. So kung lumakas yung high pressure natin sa may northeast natin, so magkakos yun ng pag-move din ng track netong si Julian at mas pumunta pa siya sa may, mas lumapit pa siya sa atin. Medyo posible na tulak ito na high at mas lumapit yung kanyang sentro sa atin. At yun po yung isa sa mga possible na reasons. Magandang umaga at maraming salamat po, Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.